Si Mikoy Morales ay isang aktor sa Pilipinas na nakilala sa pagsali niya at pagiging runner-up sa kompetisyon na Protege, The Battle for the Big Artista Break. Dahil dito, sunod-sunod na mga proyekto ang kanyang ginawa at patuloy na ginagawa sa telebisyon. Nakasama din siya sa mga nominated ng 5th Golden Screen TV Awards sa Outstanding Breakthrough Performance Actor. Nakaraang taon nang inilabas ni Mikoy ang kanyang debut digital single na Pusong Hindi Makatulog. Na ngayon ay sinusunda naman ng pangalawa niyang single na Sana. Alam ko, sa dulo, ay tayo. Let us welcome on Letters in Music, Mikoy! Welcome to Letters in Music. Napagandang rendisyon naman ng Your Universe. Para kaming naglakbay sa kalawakan. Wow. Ah, welcome to Letters in Music. Thank you. Di mo naman ito first time, di ba? Yeah, second time actually. Oh, second. Oh. Welcome back to Letters thank you, in thank Music. You, feeling ko absent ako ng mga panahon na yan. Siguro nga. Siguro na baha ako sa daan. Baka busy ka sa personal busy life ako sa pag-aaral. Mo. Pag-aaral? Yes, pag-aaral. Bata pa ako. Joke lang, pero graduate na. Anyways, dahil nandito ka marin, ito na naman tayo sa Green Man lang, pagbibigyan na ulit natin ang iyong mga fans na nagkandarapa at nagkagulo nung malamang nandito ka. Wow. Nagtulakan sila sa Facebook, kahit sabi na may wag. May pila kasi sa Facebook at doon sila nagtanong. Parang lang matanong ka, kaya umpisa na natin mula kay Grace Pangan. Akala ko naman si Grace. Just want to ask, who inspired you to write the song Pusong Hindi Makatulog at Sana? And who is your favorite OPM singer? So, tatlong, ano to, question. Anong inspirasyon sa pagsulat mo ng Pusong Hindi Makatulog, ng Sana, tapos sino inspiration? Favorite OPM singer. OPM. Well, ano nga ba? Pusong Hindi both songs were inspired by personal experiences. Oh. Tapos, okay ka lang ba? Okay na. Kaya ko na. Nakatulog na ba ang puso mo? Nakaka-idlip na. idlip lang. Power nap lang. Power nap lang. Well, yun. Most of my songs naman, especially the ones that I write for myself, are always based on personal experience. At least inamin mong personal experience. Oh, na, syempre naman. Karamihan kasi nang tinatanong ko dito, ano yung kwento ng kaibigan ko sa akin? May ganun pa. Oo, may ganun. Kasi diba, no other way. I mean, there's no more genuine way to tell a story than tell your own, diba? Hindi ka naman ba nahihiya na parang, syempre, hindi, parang part yun ng ano eh. Part yun ng yung artist mo. Oo eh, na parang, for me, yung songs mo dapat or yung mga anything that's related to your craft, it's so much better if you're honest about it. Ayun. Truth talaga yung lumalabas. Okay, yung mga sumusulat na kata, huwag nyo nang i-mention yung mga tropa nyo. Huwag na kayo magpalusot. Alam naman natin kayo yun eh. Anyways, ito naman, sino ba ang favorite OPM singer mo? Inspiration mo? Favorite OPM singer? Madami eh, pero Evidencel. Evidencel. Ikaw ba nagbabawat daan ka din? Ay, nako. Oh. Ang laking nagawa sa akin ng bawat daan na yun. Ha? Pwede mong pasample naman. Kahit konting-konti lang. Kahit konting-konti lang. Hindi ko alam yung chords hanggang pakinig lang. Oh, sige, ano na lang ha. Kahit chorus part, boses lang. Okay na yun. Nakakaya ka eh. Kantayin ko na lang yung kanta ko. Sige. Pero yung song na yun, sobrang, ang laki ng meaning ng song na yun sa akin. Uh-huh. Parang, especially nung times na meron akong pinagdadaanan na mabigat na in general. Sa daming daanan, di mo malaman. Oh, di ba? Parang this song really, in a way, saved me. Salamat sa Sir Ebe. Uy, bumisita siya nino nun para ipromote yun. Naalala ko, hindi ko makakalimutan yun. At yung song na yan, napaka-special din sa akin yan. Kinantayan ng graduation namin. So, saktong-sakto, Sir Ebe, napakaganda po ng inyong likha. Galing. Ito na mula kay Angelica Panginiban. Nasipin mo si Angelica Panginiban. Oo, mini-message na lang tayo sa comments ni Angelica diba? Panginiban. Diba? Kumu-comment dito sa letters yung music niya. Hi, Mikoy! Nakakaaliw ang character mo sa The Originals at Pepito Manaloto. Love it! Kung hindi ka artista, ano at sino ka siguro ngayon? Hashtag letters and music. Wow.
Kung hindi ka artista ngayon, anong ginagawa ni Miguel? Pang-essay yung mga tanong. May sumagot niya, naalala ko si JR ata yan, ng Flipping Burgers. Wow, Flipping Burgers. Hindi, ako siguro architect na ako. Architect? Ikaw ba still nag-aaral ka pa? Nag-aaral ako ngayon, pero nag-shift na ako ng course. Dati kasi architecture yung course ko sa USD. Mm-hmm. Tapos nung nag-start ako magpumasok sa... Music dito, industry? Sa music industry, sa entertainment industry as a whole. Nag-shift ako to music business management sa college. Business na, no? So, medyo malayo lang yung pagkakaiba yun. Medyo malayo ang At malayo din pa rin siya sa music, ha? Hindi, music business management. Ah, music pala. Hindi ko narinig yung music. Music business management. Music. Ah, okay. So may pang production yan. Meron for production siya. Tapos so, talaga nire-ready mo na ang yung sarili. Tsaka maganda. Bakbakan, ha? Oo, na-apply ko sa work ko mismo yung inaaral ko ngayon. Kaya. Ang cool. So yun ang, kung hindi kasi ngayon architect. Architect. Pero kung hindi kasi ngayon, malamang yan, ikaw ay mga nagpo-produce ng mga singer. Ah, sige. Malupet. Ang susulat sa kanila. Ito naman mula kay Marie Carr. Ang cute ng spelling ng Marie Carr mo, ha? Sap, no? Hashtag letters in music. Kamusta na kayo ni Thea Tolentino? Hihihi. Anong song ang dedicate mo sa kanya? Anong song ang dinededicate mo kay Thea? Hindi ko na kailangan dedicate kasi alam naman niya na yung mga kantang sinusulat ko para sa kanya. Ayan! Ayan, oh. Ayan, oh. Lumalabas na sa ating na screen. What the f... Ayan, oh. Ano naman masasabi mo dyan? Parang nagulat ka niya mga panahon na yan, ha? Debo niya yun. Tagal na nun. 3 years ago. Well, ano... Like I said, based on personal experience. So, kanina pa ba manggagaling yung mga experience tama, ko na yun? So, siya ba ang nagpatulog sa puso mo? Siya rin nagpuyat sa puso ko. Ay ba? Pati iman naman siya, mga nanonood siya sa atin ngayon. Diba? Hindi nanonood yun. Charat! Hindi ka nanonood, oh! Hi. Hi. Itatag namin siya, sabi ng aming ano, siyang bahala dyan. Okay na, sige. Oh, ito naman mula kay Claire Abanyo. Sige, tuloy na natin. Uh-oh. Hi, Nicoy. Bilang isang artista and singer at the same time, ano pa ang gusto mo ma-achieve and why? Thanks po, hashtag letters and music. Wow. Ano pa ang gusto mo ma-achieve ng isang Nicoy Morales? Essay levels yung mga sabi tanong. Sabi ko sa'yo, actually, yung tinanggal na namin yung math. Meron pa yung calculus, statistic. Tinanggal muna namin for you. Well, ano pa ba? Dream ko talaga is to... have my own production house. Oy. Sa music. I want to produce concerts, I want to produce artists. Kung produce sakali meron ka ng production house, anong pangalan ng production house mo? Hindi ko alam. Mikoy. Hindi naman, ang conceited na Mikoy's production house. Mikoy's music team na may iniisip ka. Mikoy's music team. Para M. Tunog tapahan. Parang yung mga studios na makikita mo sa ano lang, yung mga dadaan-daan ng Photoshop. Ganun. Pero yun lang, dream ko talaga is to create more platforms for, yun, para mag, to... Naniniwala kasi ako na may cycle yan ng storytellers. Uh-huh. Parang once a person is touched by a song or an artist, meron choice na yun kung gusto niyang ituloy yung cycle by recreating music rin to touch more people, more lives. So parang anything in that scale, gusto kong i-gawa ng song. Ikaw rin ba ay... Ikaw ba ang nag-aareglo ng mga songs mo? Yes, yes, yes. Pati yung sa mixing, ikaw na rin ang... Ah, hindi naman ako yung nagmi-mix, pero I sit down on it na yung... Eh, hindi nasisira yung computer mo. Inuupuan mo ng ganun. May couch. May couch. But yeah, oh, yung from everything from songwriting to arrangement to... Hands-on talaga. Hands-on to everything, yung production ng whole thing. I produce my own music. Medyo madugo yun, ha? Medyo madugo. Pero yung sa... Yeah, except for... May sessionist ako for guitars, for drums, and mixing. Pero the rest, hands-on talaga. Sobrang hands-on talaga. Ayaw mo ba maging katulad ng ibang artist? Talagang sila lahat yan eh, di ba? Oh, parang... Mixing and ano... No, OC kasi ako pag hindi ako yung... Ano yun, may mga bagay na parang ayokong paggalaw sa iba. Or siguro ganun lang na magpagka-arrogante ako. It's your craft. Oh, it's like it's your baby. Oo, oh, ganun eh. Tapos... not pero dun sa mga parts na aminado akong may pagkukulang ako dito. So, dun lang. We trusted to the professionals. Of course, the pros. Sigurado naman tayo, napakaganda. Kaya ito ngayon yung mga songs na lumalabas from Mikoy. Ito naman mula kay Shirley Sanchez. How's working with the, paano pang basa dito? Cannes. Best Actress Miss Jacqueline Jose. Pressure po ba? Good luck, Mikoy. Hashtag letters in music. Wow. O nga,
How's working with Miss Jacqueline Nase? Actually, nakatrabaho na siya before pa. Even before the originals. Medyo matindi yung palabas yung The Originals. Oo, medyo matindi. Yung napapanood nung kapatid kaya, hype na hype yun. Nakakainis yun. Yan na. Uy, teka lang, palabas lang yan. Puro away. Yun, oo. But anyways, nakatrabaho na si Miss Jacqueline Jose. I think 2 years ago, sa More Than Words. Ito yung huling soap ni Elmo Magalaw na sa GMA. Tapos, pero dun kasi, parang di naman kami nagkaka-eksena. Parang part lang kami ng cast. Pero isa storyline, hindi masyado nagtatagpo yung characters namin. This time, mag-ina kami. Oo. So, medyo mas... Naalala ko yung scene mo doon, mami. Hindi ba si daddy yun? Hala! Sabi ko, hala! Sumbungero yun. Sumbungero yung bata! Ayun. Honestly... Pressure ba? Nakaka-pressure ba? Naka-intimidate si Miss Jacqueline na sa umpisa. Kasi ang last ng dating niya eh. Na to the point na... She's there to do her craft. And to do her work. Mm-hmm. Yun lang. Hindi ka ba niya binibigyan ng tips? Pero sa start lang yun, oh naman. Sa simula lang, parang ako naman, trabaho ko na yun as her co-actor to surpass that. Kasi kailangan ko rin mag-build ng relationship with her. Tama. So, nung time, nag-warm up rin naman siya. Mahirap lang sa umpisa para sa akin. Kasi, di ba, Jacqueline Jose yun eh. Oo, tama. So, medyo ang lakad mo nun, parang penguin ka pa nun. Oo, parang ganun. Pero ngayon, medyo tumatakbo ka na. Pero ang maganda kay Miss Jacqueline is every time na mag-a-action, nawawala yun. Nawawala yung ere niya. So, nawawala yung parang intimidation. Oo, nawawala. Kasi bilang isang ganun, nanay ko na siya. Parang ganun. May ganun eh. May switch. Pero... Hindi siya tinatawag na nanay sa set? Hindi naman. Mami, hello. Hindi tatawag sa kanya. Pero yun nga. But every time na nagsiswitch siya to that, may times pa rin na... iba eh. Pero may times pa rin na parang... Parang for example, kalagitnaan ng scene, di ba? Mm-hmm. Kailangan walang time bumuelo. Tama. Yung ganun. Doon ako nangangapa noon. Pero sandali lang, like, first few taping days lang yun. Pero once you really get to know her, and once na makita niya na seryoso ka sa ginagawa mo, doon siya mag-warm up sa'yo. And ngayon, sobrang ganda na ng atmosphere namin sa set. Meron na kayong sobrang chemistry. Pareho pala ni Miss Jacqueline na nagbabago ng aura kapag nagpre-perform. And we're back here on Letters and Music. At syempre, kasama pa rin natin na nag-iisang... Mikoy Morales. Napakaganda ng awitin na yan. Ha? Mukhang hugot song na naman yun. At syempre, parang ang ating mga letters and music, mas gusto pa nila itong araw-arawin. Wow. Kaya wow. Saan ba nila ito pwedeng mabili? Sa suking tindahan? Kay Aling Bebang. Kay Aling Bebang, ha? Aling Bebang? Yung Sana is out now on Spotify, iTunes, and Deezer. Tapos, ayun. It's on Spotify, iTunes, and Deezer. Tapos, yung lyric video, nakalabas na rin siya. Just like my Facebook page, www.facebook.com/MikoyMoralesOfficial. And sa social media rin, sa Twitter tsaka Instagram, at Mikoy Morales. May updates din ako dun. Ayun. So, sa Friendster. Friendster. Meron pa ba nun? Meron, di ka pa update. Doon nga kami nag-update eh. Pero syempre, kung meron ka pa mga upcoming shows, ito ba yung ipopost mo na? Meron pa ba ngayon? Meron. Depende kung kailan. Pero, ewan ko. Basta yung The Originals, abang nila tuwing hapon yan. Tapos yung Pepito Manalota tsaka Bubble Gang, lagi kayo manood. Matindi. Isa pala itong... ang tawag nila doon, Jack of all trades. Jack of all trades. Ba? Lahat na minama. Ikaw din ba sumasayaw? Hindi. Protégé daw, sumasayaw ka, sabi kay Cesar. Pag may nagtuturo. Siya daw yung nag-back up sa'yo nun eh. Kaya aabangan namin ang pagbabalik mo dito, Miko. Oo, siyempre, naman sayaw na. At siyempre, meron ka bang plano na maglabas ng isang full-length album? Hopefully. Pero sa ngayon, I'm working on collaborations with other artists. Single-single muna. But yeah, target date ko ng release ng EP is late, if not late this year, malamang mid or early next year. Early. Ayan. Pag ba ang single dumami, double na ba yan?
Triple. Multiple. Abangan natin naman kung multiple ni Mikoy. Pero syempre, thank you very much for dropping by here on Letters and Music. Thanks, man. Sana kapag meron ka nang ulit ipopromote, ano man yan, OOTD man yan, bagong gupit, pwede mong idaan dito. Dadaan ka lang naman eh. Dahan lang. Pakita ko lang yung damit ko. Hello, gano'n ka lang. Kunyari, nandito kami may guest. Dahan ka lang ganun. Pero syempre, abangan namin ang pagbabalik mo dito. You're always welcome. Thank you. Here on Letters and Music. At kung pwede nga magsama ng ano dito, fans eh. Talaga? Oo, pwede. Basta may dala silang food. Ayun lang. At syempre, dapat eh, bukod kay Mikoy, dapat lagi kayong updated sa mga happenings dito sa Letters and Music. Papaano yan? Just log on to our Facebook page, facebook.com/lettersandmusic. Lahat ipopost namin dyan. And send us an email at lettersandmusic25@gmail.com. At bukod pa ron, mapapanood din mga past segments at episodes ng Letters and Music sa aming YouTube channel sa youtube.com/lettersandmusic. Kaya mag-subscribe na kayo dyan. At mapapanood din kami at iba pang program sa Net25 via live streaming. Nandito pa yun sa baba. Just log on to ingbroadcasting.net/net25tv. Again, thank you very much, Mikoy. Thank you. Thanks, hopefully, bumisita ko ulit dito. Oh, ba? Aabangan namin ang iyong pagbabalik. Siyempre, binitin mo kami. Ganon ka talaga kami dito sa Letters in Music. Bibitinin namin kayo. Parang ngayong hapon, kailangan na namin magpaalam. Pero huwag kayo mag-alala. Hindi naman kami mawawala. Ako si Ian Darren, I am 1 at 25. Mikoy on Letters in Music. Yohon!